Lara Samar, 69 barangays, private armed groups noon at the time. Hinuli natin, pinusas ang mayor, pinaikot pa natin sa bayan. Just to prove sa mga tao doon na walang untouchable. No one's above the law. Pangatlo, doon tayo at kita ang company commander ng RPSB, second company ng Samar, nagkataon na matay na yung organizer talaga, handler ng private armed groups na si Mayor Oy, no? Namatay yun. Pagkatapos, na-assign tayo ng Ormo, nakuha natin yung drug lord na kompetensya ni Kerwin, yung Simban Gandamaser na Muslim, namatay. So, na-assign tayo ng Albuera, hinuli natin si Mayor, naging witness pa natin buhay, 1 month nakatira sa police station for protective custody. Buhay at saka gusto ko talagang buhay para mapahila natin ang kaso yung mga protector ng drugs, yung nakatanggap ng mga payula, in which nag-execute si Mayor ng affidavit niya. Ngayon, itinuturn over natin time na nakalabas yung search warrant of arrest, commitment order, na naturn over natin siya doon sa sub-provincial jail ng Baybay City. Inako naman si ADG na sila ang nagtrabaho, hindi si Espinido. So nagkataon si Espinido ang chief of police at the time, namatay si Mayor, naturn over natin sa sub-provincial jail. Na-assign tayo kasi disband yung grupo ni Kerwin Espinosa. Si Kerwin Espinosa, hindi pa nag 1 month, na-disband natin yung grupo ni Kerwin Espinosa. Nung pag-assign, simula na-assign tayo ng Albuera. So ganun ka, kaliit lang ang araw ni Espinosa. Nung ma-disband, nagkataon na matagal si Kerwin na huli kasi nandoon sa labas ng bansa, na-assign tayo sa Osamis. For 7 months, inistudyahan natin ang problema ng Osamis, in which high value target si Mayor at saka yung anak niya na Vice Mayor. Sa 6 months, trabaho natin by bus for more than 100 apprehended person ang nahuli natin. Dalawa lang yung casualties nila yung namatay, no? Sa 100 plus. So, masabi ko ba na yung pag-analyzer natin sa dark kung saan talaga, dumating sa panahon na talagang nandoon na kay Paruhinog, kay Nuba at saka kay Susan, yung mama niya, ang pasabi natin ang paggawit sa illegal drug sa mga nahuli natin, no, sa Waybas. So nag-apply na tayo ng search warrant kasi nandoon na sa pinakataas, pinakadulo na yung ulo na ang pasabi natin na nahawak ng drugs. So nag-apply na ang CADG ng search warrant para mapindahon natin, no, yung handler talaga or yung drug lord, in which Nova, Vice Mayor Nova Princess Paruhinog at saka si Susan, no, Paruhinog. Nagkataon na si Mayor na dyan kasi si Mayor din ang may hawak ng mga baril. So nasali si Mayor at saka si Mayor, high value target naman yun na documented. Namatay si Mayor sa operation. Hindi naman sa ganun na kung saan tayo, sir, ma'am, ma-assign. Talagang trabahuin talaga natin ang Mayor. Mamatay o buhay. As long na i-implement talaga natin ang tama. Kaya documented tayo, kompleto. Mayroon naman mga firefight ang nangyari before dumating tayo. So, ganun lang, siguro ang masabi natin. Ano lang yung sa isip ba na kung saan si Espinido mamatay? Talagang mamatay ka kung lalaban ka, hindi ka susuko. But alalahanin kita pag trabaho kung ikaw lang. But for your information, 3 days after ko na-assign dyan sa Osamis, tinawag ko yung lahat ng mga mayors talaga na masabi natin na target ko. Kinausap ko yung lahat, maski hindi mayor yung mga drug lord. Kinausap ko talaga na dapat isuko na lang yung drugs, yung baril, para naman mahinahon ba, walang problema. Kaya alam ko naman, sinabi ko sa kay mayor na, alam ko mayor na kung maghulihan tayo, anong kapayapaan na matanggap natin? Siyempre galit kayo. Lalo naman kung magpatayan tayo, wala namang kapayapaan mangyari kasi galit naman kayo. Pero kung mag-surrender kayo lahat sa inyo, lahat na sa masabi natin mga posisyon ninyo ng mga illegal na mga gamit, yun ang talagang totoong kapayapaan. Wala bang sama ng loob. So yun ang sinabi ko kay Mayor. Hanggang mga a month ago, magtawag naman siya sa akin, Chief, pwede mag-usap tayo kasi may plano sila ni Ardot, yung kagawad na mag-surrender. Nasit ko naman yung masabi ko ba na pag mag-sit ako, yung si Vice Mayor no ba ang gusto makausap sa akin? Ang mangyari, wala. So nag-try na ako ng
2 weeks before nangyari yon operation, nakausapin ako ni Mayor, sino ba pa rin ang kakausap sa akin? At saka, nag-ano na ako, alangayin ako, basta sino ba ang kausap? Wala, wala. So si Mayor, sa tingin ko nung una, talagang willing no, na mag-surrender, pero sa nangyari gano'n na wala talaga, so nakapropose na tayo, may action na tayo, yun ang nangyari ngayon. Hindi siguro din maganda, pero demokrasya man tayo. As long na yun nga pagsasabi natin kung anong isabi niyo sa atin, wala kang problema, kaya we are in democracy country. Makapagsabi kayo kung ano-ano, pero tingnan nyo ang track lang natin. Hindi sa ganun naman. Sabi lang sinasaluduhan, sabi ba na, I salute you, parang ganun ba? Maganda yung trabaho mo, puputihin mo pa, ganun ba? Ganun pa rin sa version nila. Di, kasuhan nila, pati yung mga media natin, wala tayong trabaho since sa Albuera ko, sa Samar, na wala akong kasama na media. Kaya kasi yun ang kapartner ko, hindi kalamanin ang media talaga, kapartner ko kayo, kasi kayo talaga ang magbigay ng transparency sa mga tao. Alam ko naman, may trust ang kung masabi natin, kunti lang ang may trust na mga civilian sa amin, sa inyo, sa media. Trusted naman kayo ng mga tao, kaya lahat ng trabaho natin sa Osamis ngayon, may mga media talaga magka-cover. Before mag-umpisa yung bako, no, nandoon na, naulanan pa nga yung mga TV personality natin doon sa area. But then, that is the vision. No, hindi naman tayo mapigilan, hindi natin mapigilan sila kung ano sa kanila. So hintayin nila yung mga kaso naman ay gagawin natin para naman mabuo kung ano talaga yung bakit o ano ang hinahukay natin. Actually, no, since magtrabaho ako, wala man talaga ako, hindi man makasabi na masabi sa akin na I'm encouraging now to do my duty as a law enforcer because suportado ako ng presidente. As long na ako na pulis, naging pulis, talagang magtatrabaho ako, magsuporta yung presidente o makarinig ako ng presidente na magsasabi na magsuport siya o hindi, talagang pinatrabaho ko yung trabaho ko. No? But then, mas pinaka the best yung marinig natin talaga na pag ang presidente magsabi, parang high moral ang polis ba na magtatrabaho talaga na ang papa niya, ang head of the state talagang gusto talaga or may willing na magsuporta sa polis na nagtrabaho ng tama. Sabi ni Presidente kanina may offer sa 2 million at the polis na kasama ng paramilyo. Yun ang kay Presidente, hindi natin yun mag-question, ano ho. Pero, sa ganun, can inspire also. Alam nyo, ako bago lang ako sa Osamis, no? December lang. Malayo talaga yung Osamis kumpara sa akin. Pero, information revealed na mayroong kasamang mga polis na involved sa mga paruhinog na gawain. No, siguro sa kay Presidente yun, talagang sa information, sa kumpleto man yan sa kanya, but talagang totoo yan na talagang mayroon mga polis na hindi ko lang maano kung ilan, basta kay yung sabi niya mayroon, talagang mayroon. Yun ay i-check natin kung active pa o hindi. Okay sir, next Miss Eunice from PTV4. Wala pa kasi parang nag-introduce pa sa sarili ba. Sabi ko, Mayor, nandito ako kasi yun ang pakay ko dito. Ikaw, remnant ka ng paruhinog, ano, Kuratong Baliling Group.
Pagkatapos, na-involve ka nung una sa robbery. Yung papa mo na-involve sa robbery. Noon ka na marami kang baril. Since, ikaw naman, Vice Mayor Nova, na-involve ka kay Ampang, no, kay Hilbert Kulangko. So, noon ka na ikaw ang may hawak ng drugs dito, pati yung mama mo. Ikaw naman Ardot. Yun sila lahat, may mga title yan. So, sabi ko sa kanila, surrender nyo yan. At saka ikaw, Konsehal Ardot, isurrender mo yung mga warranted person mo ng tao. Pagkatapos, supo na kayo ng, stop na yung mga kidnap ransom, yung mga robbery na yan. Stop na. At saka yung extortion, at marami na naggang kung agang na ang pag-usapan doon sa Osamis. So, yun ang sabi ko sa kanya. Just to inform them na alam ko kung ano sila ng mga tao. But then, wala nangyari. For 10 o'clock ng ubag hanggang 4 o'clock ng hapon, ang sabi ko sana na 30 minutes na ako mag-usap sa kanila. But hanggang umabot ang 4 o'clock ng hapon, talagang magsabi lang na wala explanation, na politika lang yung lahat, politika. Sabi ko, okay, sabihin natin politika yan, nandito ako, ako nang pag-aralan ko to kung ano katotoo, politika ba, hindi, kasi hindi ko gusto yung recycle na information. Mag-iba ako ng study sa inyo, tingnan ko ito kung recycle ang information ba. So yun ang nangyari. Kaya 1 month, hindi tayo nang huli, yung trabaho natin sa Osamis, yung helmet, common laws, no, na binabaylate ng tao, information drive, barangay, sinabihan natin mga dos and don'ts, pinigyan natin ng pamphlets, para talagang malaman na natin kung ano katotoo yung Osamis, sinabihan na matindi ang Osamis. But after, no, yun nga, 6 months, umabot ang 7 months, I found out na talagang ang drugs galing sa kanila. Umpisa, hinuli natin doon yung dati retired na judge, Hernandez. Yun na nag-umpisa, pinsan ni Nova, galing ang drugs sa Lawis, lahat ng drugs, huli namin galing ng Lanao, Lawis pa rin. So Lawis, sa bahay nila yun, malapit sa bahay na ni Mayor at saka ni Vice Mayor. But I found out later, 6 months, na talagang sa kanila na ang drugs. Doon na nag-umpisa na yung simple, search warrant natin. NBP. No. Galing sa NBP. According din sa yung nag-testimony na nahuli natin at saka yung hitman nila na, so, na sumuko na sa atin, NBP daw galing. May, actually, ngayon, we have more than 200 plus na nabaril. No, na patin. Lahat ng mga sangguni ang bayan ng Osamis City nagpunta sa atin, nagsabi talaga kung kailan nag-umpisa yung manufacturing ng shabu. 2004. 57 kilos pa. Memorize pa nila na yung kilos, kung ilang kilos. 57 first ang ginawa. Ang chemist nila ay Taiwanese. Nakatira, naka-address sa Binondo. No? So, palipat dito, palipat doon ang manufacturing. But now, since nagpunta tayo doon, wala nang manufacturing. Ang sabi nila, galing na talaga sa MVP. Yun ang tinutukoy natin kasi kuan lang sila, tawag-tawag lang, magtawagan lang, magpag-deliver, pero doon ka mag-contact sa NBP. Sa akin lang, no, siguro, hindi naman siguro doon talaga sa loob, pero yung tao sa loob, hindi tayo makapagsabi, ma'am, kasi wala pa tayong talagang, ang makapagsabi lang sa atin yung career, siya ang nagdala, ang sabi galing ng NBP, sila ang magdala papunta ng Osamis. So, dyan lang tayo siguro sa nagdala lang muna. Okay, sir. Next, we, Jeff Canoy from ABS-CBN. Siguro, kung mayroon, hindi naman natin ganun ang pagkuan ng pulis, ano, nailanta doon, dead or alive daw, sabi nga, hindi naman sa ganun. Ang pulis naman, discreet kasi yun, alam na nila ngayon. No? So, baka, marami mga kasi kalaban sila na lumantad na, nagalit, kasi alam na nila na wala nang pirsawak, but mayroon pang buhay, no, na nag-fugitive, yun nga, yung iba na warranted, yung kagaya ni Ailo na, siya ang may hawak talaga ng leader ng Martiliugang. Warranted person yan siya. Ang daming warrant. Pagkatapos, maski sa ana siya ngayon. So siguro,
ganun lang, hindi tayo makapagpinpuin talaga kung sino pa yun, nga iyanuhan natin kung sino talaga na anong grupo yung palabas ng yung sabi nga mo sir na may reward, di ba? Yun ang texting sa akin kasi kahapon na nakita ba dito na ako. Thank you, sir. Next will be Mon Hokson from UNTV. Hi, sir. Sir, sino po ang nagputol ng CCTV, sir? Sa doon sa bahay ng paruhinag, sir. Doon na lang natin, yung question na yan, doon na natin, kasi kung magsagot tayo, for what reason na magsagot tayo, alam naman nila yung mag-umpisa, na sa akin na as a team leader, precedence yan, dalawa ng bisis na yung witness ko na kagawad, sermon, pinatay. Dalawang kagawad, hindi yung nakaabot dito sa nasyonal. Deponent natin sa search warrant, witness natin, bawat bypass natin doon na mangyari, siya ang witness. Pero ang sabi niya, hindi ako sir gusto na magpicture. Nagkataon nun ng pag-bypass namin, may CCTV, yung kagawad na yan. So nakunan kami. Two days after, binaril yung kagawad. Tagalawis pa rin. Una muna yung kagawad ng lalaki. Pagkatapos, yung last namin na bypass, ay yung babae na binaril. So yung mga anak, lahat sila galit sa akin, no? Kaya ako daw, bakit hindi yung CCTV ko na? Kasi sabi na may agreement kami na walang picture, walang... So, sa search warrant, yun na ang tiningnan ko. Muna. Okay. Number one, i-paralyze natin yung camera. For the reason na hindi makuhaan ng documentation o picture yung witness. Huwag natin guluhin or masabi natin, isali natin yung hard drive. Pabayaan natin yan. Kaya baka pagbalik ko, burnout kasi yun, at baka makita naman yung witness natin, in which alam niyo naman yung witness, media at saka barangay officials na talagang haharap doon magpirma ng mga inventory natin. So yun lang talaga ang auto. So, ako talaga ang iba nga, nag-ano lang sa taas ba? Na-wave lang sa taas. Yung iba talaga na malapit-lapit, kinuha, binakuha. Pero mayroon man, nandun man sa atin, yung apat siguro na CCTV nila ni Mayor, na yung mata. Sir, do you consider na, do you admit na parang tactical disadvantage itong mga CCTV kung kaya parang pinutol na lang or... Basta, I don't know kung ano sa palagay nila, but sa amin, yun talaga ang tinignan ko na hindi ko gusto na masayang yung tao ko. Wala nang mag-witness. In fact, at the time, lahat ng mga tunsiyal, pinuntahan ko na. Para nag-try out talaga ako na, hindi na talaga, wala talagang picture, hindi pwede mapicturean, wala nang CCTV. Kaya pumunta sila. Kaya yung mga more than ang kay Nova, more than one half. No, may sa kapatid niya at saka yung kay Ardot. Siguro, masasabi ko, mga almost 2 kilos. 2 kilos. Sir, lahat. Yung mga armas, sir, may idea. Ang armas ngayon, updated tayo, no? Manyo kung sa gobyerno yan, sinong general yan involved, private yan, sinong business, hindi pwede itago yan. Dapat lang consequence yan sa ginawa nila. Thank you, sir. Thank you. Next question coming from Unisa Monte, PTV4. Instruction, kung binigyan niya na po kayo ng instruction, saan kayo next na i-assign? Ma'am, law-abiding police officers is kinindo. Kung saan talaga ilagay, ako naniwala naman ng Romans 8:28, all things work together for good, for there is a purpose. Kung saan ako, the best yan, bigay ng Panginoon yan. So maghintay sila sa akin. Sir, in one of your interviews, you mentioned about parang divine intervention yung nangyayaring pagkakahuli dito sa mga malalaking pushers at tulak ng droga. Sir, do you have any message dun sa mga fans nyo? Kasi marami na rin nagsasabi na marami sumusuporta ngayon sa inyo, sir. Yung mga nagpapahayag ng kanilang paghanga sa katapangan nyo, sir. Alam nyo, ma'am, alam ko naman na alam natin lahat na maraming tao na gusto ng mabuting trabaho sa pulis. Ilan lang yung mga drug lord, yung mga masamang tao, ilan lang talaga sa bayan.
mas marami ang mabait na tao. But they are all silent no, sa mga ginawa kasi sila mas takot. Sila pa ang gumawa ng mabuti, sila pa ang takot. Baliktad yung Bible. Ang Proverbs 28 verse 1, nagsabi doon na, "The wicked will run without seizing them, but an honest person is a brave as a lion." Ikaw, mabait, dapat ikaw ang siga. Kaya ikaw man ang mabait. But binaliktad yun. Kaya nga, encourage natin lahat ng tao na, kung ikaw mabuti naman ang ginawa mo, ba't takot ka? No, dapat ang matakot yung tao mga masama. But in-encourage natin yan kasi magsabi ako, divine intervention, kasi no, kita naman natin sa panahon ni Presidente Digong, nakaposisyon tayo nang hindi pa siya. Nandoon tayo sa gate, makasira palagi. Kasi binabangga natin yung lahat. Pero ngayon nakita natin, ngayon sabi ako na may divine intervention. Doon lang tayo, maging prayer warriors lang tayo para continuous to na hanapin, buwagin talaga yung illegal drugs. Undago tayo, wala tayong pinipili. Yun ang gusto naman ng tao. Kaya maraming nag-request na sa kanila yung mga mayor ganon. Hintayin nyo. Abangan nyo. Yung team mo ba sa bahay ni Vice Mayor? Sa kay Mayor. Ah, kay Mayor. Special si Mayor, kay Mayor. So, ang Mayor din ang nag-lead. Kuan yan siya, may dinidivide yun. Kasi pito-pito lang kami sa team. Ano? Ako ang team leader. Ako talaga ang gusto na mag-lead kasi gusto ko ako nga mag-una kay kung mabaril, ako nga una kay malaki man ang sweldo ko. Yung tao ko kung mabaril, maliit lang sweldo ng P1. Kay niyo. Next question will be coming from Manitoupas, Philippine Star. Are you concerned na baka later in the future baka balikan ka ng mga paruhino sa ibang pamilya niya? Dahil doon sa nangyari. Sir Manny, ang dami magsabi noon. Nangyari na yun. Nung una namatay yung papa niya, isa na lang ang nabuhay na pulis. May history yun talaga na balikan. Hindi ako takot kumalingan kasi alam ko naman yung pamilya ko, yung asawa ko, mga anak ko, at saka buhay ko, ang may-ari ang Panginoon. Bakit matakot ako na hindi man sa akin to? Kung kunin na sa Panginoon, maski saan tayo lahat, mamatay man. Mapulis tayo, nagtrabaho tayo ng mabuti at saka hindi, patay pa rin. Kaya walang kinakatakutan si Espinido. As long na magtrabaho lang tayo at saka patrabahohin ng presidente ng CPNP natin. So, I'm proud to see na pinakadabis sana na bahala, hindi na ako ma-promote. Magtrabaho lang ako magtrabaho kasi kung ma-promote tayo, maraming maingit. Patrabahoin lang. Masaya ang sweldo ng gobyerno sa akin kung hindi ako magtrabaho. Kaya pag ako in-assign, mataas na nga nitong 7 months. Nataasan ako ng 7 months. Dapat 1 month lang. Yes. Sinabihan ko nga sila niyo si Inuba na dapat mag... Ano yung Tagalog? So cool, baka nang lalaban sana. Hindi man sila lalaban, nagsuporta. Binigyan na ako ng 10 motor. Diesel unlimited fuel pagkatapos yung meal allowance. Binigyan naman ako ng muntiro. Lahat, ayun naman, walang problema. Bakit kalaban natin na pag-ganun-ganun lang. So, nag-pray naman ako dapat, Lord, lalaban sila sa akin para matapos, hindi matagalan itong trabaho ko. Pero, ganun pa rin. Nanghuli nang tayo, nanghuli. It come out na talagang galing sa kilid, nag-applyan tayo. Umabot din sa punto na ganun. Patience naman tayo, din patience tayo. Sa, kay Espinosa, lumaban naman yun. Kaya nahuli ka. Follow-up question from Manitoupas. Sir, just for the record, sir, ilang taon na kayo sa servisyo and kailan ba yung retirement niyo? 21 years. 21 years. Tapos kailan kayo mag-retire? 21 years, mga 2022. More or less. Tagal pa, sir. Marami pang... Ten years. Siguro kung mamadaliin lang, marami silang mapuntahan natin. Ha? Ilo-ilo? Si George. Next question, George Cahile, CNN. Sir,
tungkol sa mga firearms sa mga paruhinog, sir, di ba nag-surrender sila way back? So as far as we know, naisauli ba nila lahat ng firearms na nasa inventory ninyo or nakalisensyado sa kanila? Or meron talaga kayong hinahanap ng mga baril na hindi nila naisauli sa polis? Nasauli nila. As far as record is concerned, ano, yung issuance of to possess, no, sa baril, na yun nga ang sinauli. Gusto nila magsabi sila, "Chief, narito na, surrender naman namin yung mga baril namin, na kung hindi naman ako gusto yung may license, kasi sa inyo yung may license, hinanap ko yung unregistered na firearms," in which yung parang damtak-damtak yun ang mga baril nila kung iisahin, bubuin. So, yun ang hinanap ko. Magsabi naman sa wala silang ibang baril, yun lang, 13 lang, parang 30 o 16 yata yun. Sige, panay tayo na. Ngayon, lumantad ng iba, mga kapitan, na inisyuan sila ni Mayor ng M16, yung mga tao inisyuan ng M14, may 45, tapos kunin lang sa kanila kung may mga grupo na magpunta dito sa Manila, sa Cagayan, ibang grupo. So sila magdayan, right after, makatapos sa 30% ang kunin sa pera. Yun ang sit-up ba? Talagang organized, mayroon silang police. In which, nakakuha pa tayo, nakakandiski tayo kay Kagawad Ardot Paruhinog, Ricardo, na isang uniform na senior inspector na police. May kernel. So ang modus nila, ganun ang mga modus na sa magtrabaho sila dito sa city. Sir, sorry ha. Regarding the uniforms, ibig sabihin mo, nagpepeke sila ng uniforme o ito talaga actual uniform ng mga police? Makabili man tayo. Sa tingin ko lang, ano? Okay. Bumili, magbili lang sila ng uniform sa ute nila, sa tao nila. So ang uniform, maski naman saan tayo makabili sa uniform. So yun ang sa tingin ko, gagamitin nila pagka magkuha na. Yun din ang istorya ng nag-surrender, na may tao, once na may bangko sila na trabaho dito, mayroon na silang police na ka-uniform, may K9 sila, magdala ng aso, magpunta sa bangko. So ganun, talagang maamis ka sa story nila ba, kung paano nila, paano nakawa nila yung isang bangko. So sir, lastly, no, on my part, gaano kalalim yung participation ng mga pulis sa operation ng mga paruhinog, lalo na doon, sir, sa mga bangkay na nakuha nyo sa mass grave? Gaano kalalim? Yes, sir. Ano ba sila? Hindi, siguro, ma. Hindi, ma. Ano yung sukod? Hindi masukat yun. Kung government lang, sir, alam nyo. Yun nga, sa pagsasabi ko ngayon, ang daming galit. May sa servisyo, may wala. Pero, alam ko man, our president have a wisdom, full of wisdom, na malaman niya kung sino at saka ano kalalim talaga. Alam naman ni presidente, na presidente natin yan, kung ano kalalim si Paruhinog. Kaya nga, sa karami-rami ng chief of police, kernel, palit-palit doon assign, walang mangyari. No? Kasi, number one, ang sabi, takot sila sa mga grupo ni Paruhinog. No? Nasa government, naka-uniform, anytime ka banggain mo, marilid ka, ganun katindi, pero hindi tayo takot dyan. Mas mabuti naman ipakita natin kung ano talaga ang police. Because ang police, talagang may Panginoon na nagproteksyon sa police. Yun naman ang prinsipyo natin. Next question will be asked by MJ Sunshine Radio. Sir, may gabi. So, nabanggit po ni Presidente kanina na he will be going to Osamis in one of these days. What's your reaction about that, sir? So, maganda. Para din makita niya kung ano ang trabaho ng polis doon, kasi maraming baril natin mapakita, no? Na siya mismo, as a commander, no? As a president, yung mapakita din niya personally yung suporta niya sa tropa ng mga polis doon at saka mismo sa mga tao na nakatira na talagang ang presidente natin hindi lang nagsasalita. Talagang ginawa niya yung trabaho niya maliban sa pagsasalita niya na mahal niya yung mga kababayan niya. Okay lang. Thank you. Next question will be coming from Rhea Mamogay, DZXL. Sir, sinasabi ni PNP Chief, marami nagre-request para maging chief of police kay sa isang lugar. Pero kung kayong papipiliin, saan lugar sa bansa gusto niyong ma-assign? Kung bibigyan kayo ng pagkakataon. Yung saan ang thrilling talaga, yung mas grabe ba? Alam natin,
number one sa Philippines, si yung Osamis, yung parang ganun ba? Okay, number one na, pangalawa. Eh, tapos na po ang Osamis, so saan na naman yung gusto nyo? Yung another number one. Saan po? Ilo-ilo. Ako ang ilagay tayo, bukas ka agad kung gusto, pero sa akin, kung tanongin niyo ako, apo. Huwag lang muna kasi hindi pa natin natapos yung paruhinog. Pero ilo-ilo po ang gusto niyo? Kung gusto niyo. Hindi, kayo po yung gusto niyo. Hindi, gusto, kung gusto niyo, kung sa law-abiding police officer si Espinido, kung saan ang gusto nila, sang-ayon tayo. Hindi ako gusto mamili kasi, so, kung ako ang... Pero sir, kung bibigyan kayo ng pagkakataon ng Pangulo or ni PNP Chief, pag sinabi niya na, oh, sige, kayo pumili, saan mo gusto ma-assign? Uwi ako sa bahay. Wala, matagal na kung hindi ka uwi. Ha? Sa Isabiliti. Kami na, sa Isabel. Yun, ligay niyo muna ako sa Isabel para naman for record purposes. Okay. Tapos sir, ngayon, kumusta yung sitwasyon sa Osamis? Kasi nung after nung nangyari sa pag-raid doon sa Paruhinog family, ay marami yung nagsasabi na mga supporters ng Paruhinog na gustong rumest back sa grupo nyo at may mga residenteng nagpahayag ng takot. Hindi yun, maraming supporters. Walang maraming supporters yung Paruhinog. Anong kataon lang yung tanongin nyo, interviewin nyo, mga tao ni Paruhinog, pero walang supporters si Paruhinog. I-try nyo nga. Magsabi lang kayo, punta kayo ng bahay, takipan niyo yung mukha ng mga tao. Ang daming magsabi. Hindi pa sila talaga malumantad kasi nandun pa, buhay pa yung mga pinsan nila, si Ardot, kasi yung natakot siya, yung si Manning Francisco, yung si Salas, na mga pinsan nila. Pero, wag niyong, dapat hindi interviewin yung mga taong nag-support ba ng mga taong drug lord. Yung interview niyo yung taong talaga na gustong papayapaan, kay ang nangyari ngayon, ma-interview yung mga pinsan o supporter si Paruhinog, ang tao na inusinti, magsabi na, ah, mabait pala yung namatay. Mabait. Hindi, mabait sa mata nila. Hindi yung mabait. Ang totoo mabait yung mga tao na injustice ang nagawa, pinatay, pinakot. Dalawa kasi yung police station sa Osamis, dalawang police station. May police ni Paruhinog at saka Philippine National Police. Wala. I would like to suggest naman sa media natin, national na, tanongin nyo yung gusto. Peaceful. Peaceful. Last question from Glenn Webber of DZWB. Last na to. Sir, nabanggitin nyo na hindi pa kayo tapos sa Paruhinog. Pero outside Paruhinog, meron na ba kayong tinatrabaho na possible na siguro ibang pamilya o ibang tao na connected naman sa Paruhinog? Yes, lahat-lahat yung mga connection. Kaya ang atin, sa atin naman na diretso, makuha natin yung lahat, mapaila natin ng kaso kung may dapat paila ng kaso. Yung search warrant, masiserve natin kasi mostly naman sa Paruhinog may mga search warrant, may mga warrant of arrest na ma-implement natin yung mga warrant of arrest nila. Ang problema kasi, lumabas na sila sa Osamis, in which hindi, angat sa atin, Osamis man lang. Baka pag paintulutan tayo ng CPNP natin na talagang magta-track ba sa kanila, para at least matapos agad ang history ng Paruhinog. Right. Sir, pinapatanong lang ni Chona, how would you describe Paruhinog in one word? Sungay lang ang kulang. Espinido.